Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, sa pangyarihan mo'y walang katulad. Kaligtasan, Panginoon, na hindi dulot, Panginoon, ng mabuti namin gawa, kundi ito ay biyaya na bigay mo, na kaloob mo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po sa gabing ito na ang bawat isa sa amin, Panginoon, dinako mo po dito.
paminsan pa, Panginoon, bigyan ka ng kapurihan at pasasalamat na ang kadakilaan ay sa iyo lamang, Panginoon, dapat ibigay. Na hindi po namin makita o makuha ang kadakilaan nito, kundi ikaw, Panginoon, lamang. Salamat po sapagkat kung wala ka sa aming buhay, hindi po namin alam kung saan po kami pupulutin. Hindi po namin alam kung nasaan kami, Panginoon. Pero dahil sa iyong biyaya at habag, Panginoon, tinipon mo po kami, tinawag mo po kami. At Panginoon, tinawag mo kami yung banal. Tinawag mo po kami upang kami maging iyong anak. Lumakad sa katawiran ng iyong anak na si Jesus na namatay para sa amin at nabuhay, Panginoon. After 3 days, He rose up from the grave by the power of the Holy Spirit. Oh no, we are forever grateful for that. Lord, makamit man namin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kami man ang pinakamagaling, sikat ang noon at pinakamayaman. Kung wala kami ang Panginoon sa mundo, kung wala ka ang lahat ng bagay nito, walang sasay. Ibinababa po namin ang aming sarili upang ikaw lamang ang mataas. Salamat po. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming pagsamba at pasasalamat at pagdakila. Ikaw po ang mamuno sa amin sa gabing ito. Ikaw po ang kumisi sa bawat isa, Panginoon, upang lahat ng aming bibitawan sa lutahin magagaling sa iyo para sa iyong kalawalatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming Panginoon. Amen. Punto Bible study, no? Dahil hindi man tayo magbakuhan ng mga verse ngayon, we will connect, fellowship lang, mag-connect, kumbaga magkakilala lang. Baka hindi niyo po ako kilala. Pakilala ko. Kaya naman yan, no? Yun lang. At to be creative naman sa pagpapakilala ngayon sa inyong sarili. So, hindi naman na... Tatabling? Tatabling yan. Walang magmamagic sa harap. Ito natin i-allow ngayon. Maybe next time. At ito ang pinaka... Ano natin? Point natin na... Ano ba ang pinaka... pinasasalamatan mo sa Diyos nung ikaw ay naging nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon. Ano ba ang sabihin nito? Ano ba ang pinaka malaking pasasalamat para pwede, no? Ano ba pinaka malaking pasalamat mo sa buhay nung makilala mo ang Panginoon? So i-introduce natin ang sarili natin. Maaaring 2 minuto, pwede na. Or... 1 minute? Maximum 2 minutes. 2 minutes, maximum 2 minutes. Meron tayong mga kurado, titingin sa ating mga relo. Hindi naman tayo magka-timer. So, i-endo na lang natin yung oras natin. Sabagkat ang continuation ng ating pag-aaral salita ng Diyos ay bukas pa po ng ating Wednesday Bible study. So, pangunahan na natayo ng ating presidente. Wala naman. Ano malagi at siya na rin ang ating... Lagi bias, ikaw na lang. Wala naman ang bias. Hindi na akong kapakilala at kilala niyo akong lahat. Kilala ako ni Kuya Alvin. At nagpapasalamat ako sa buhay ko. Siyempre, ang pinaka-the best yung talagang nung nakakilala ka sa Panginoon. At nalaman mo na ikaw ay ligtas. Amen. At meron ka talagang salvation na anuman ang mangyari, meron kang Diyos na nakakapitan, na meron kang after this life, after death, merong eternal life na kasunod. At yung hope ay hindi natatapos. At yun lang. At nagpapasalamat ako lang sa Panginoon dahil nakarating sila Kuya Alvin, yung pamilya na ligtas at maayos, at nagagalak ako na muli kong makita ang pamilyang ito na itinuring kong pamilya ko rin. Amen. At sa buhay ni Kuya Alvin, talagang lagi kong kinukwento sa inyo kung bakit ako ganito ngayon.
siya yung isa sa naging mentor ko. Parang ano pa, ngayon nga parang naaalala ko si Pablo. Lang yun na, yung dati niya, din, ano, tears of joy na nakita ko silang ulit. Kasi, alam naman natin na siguro hindi lahat nakakaalam na, ano, nagkasakit siya. At, hindi namin, hindi, kumbaga, hindi mo akalain na akala namin noon ay, ano, baka mawala na. Kasi talagang grabe yung atake niya. Halos na 50-50 na nga siya. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakita ko siya ngayon, buhay, malakas. At lalong nagpatuloy sa Panginoon. So, yun ang pinagpapasalamat ko dahil alam kong hindi doon natatapos yung kanyang misyon. At alam kong marami pa siyang kaluluwa na maaabot. At alam ko, sabi ko nga, anong nangyari sa kanya yon. At hindi nagtungag pa yung buhay niya. Sabi ko, kaya sabi ko talagang living testimony yan. Kumbaga, gagamitin ka palalo ng Panginoon dahil sa nangyari sa'yo, pinakamalaking testimony yan sa buhay mo. At nagpapasalamat ako dahil narito siya ngayon. At alam ko na gagamitin pa siyang lalo din ng Panginoon to reach out sa iba pang mga kapatiran at mga soul. Salamat. Glory to God. At talagang mabuti ang Diyos at buhay natin yung bawat isa. At Brother Edison, pag-ano na tayo? Akala mo pag-ano na tayo? At ang handa pa naman si Ernel. Okay. Expectation natin sometimes, no? Ako nga pala si Pastor Andy, ako nga pala si Edison Mahera, 28 years old. May asawa at dalawang anak from Quezon Province. Since Quezon? Aurora. Pinambayan ko. So I think nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil almost 1 year na rin ako din tumanggap sa Panginoon at ito sa Mindai ko unang nakilala ang Panginoon. Dito niya ako unang tinawag. Hindi ko so katakalain na dito pa sa Bansang Korea ang mga kilala sa Panginoon. So I'm blessed dahil dito ako napunta at unti-unti akong binabago ng Panginoon at lumalalim sa Kanya. At ang paborito kong verse ay yung sa 2 Corinthians 5:17. Yun nga na, ang sino mga kay Kristo ay siya ng bago nila lang. Dahil yun ang tumanim sa akin na kung ano may mga bagay na dating nagawa ko last ay mula nang tangkapin ko siya, alam kong naglaho na. At ako ngayon ay isa ng bagong nilalang dahil amen, nakakilala na ako sa Panginoon. So yun yung verse ko na pinangahawakan ko. Ngayon narito ako ngayon ay bago na. Na isa ng born again na pinanganak na muli sa Spirit. Amen. Nakilala ko siya noong dito na ako sa New Light. Noon, ako'y sagradong katoliko. Pero sabi ko naman, may Panginoon ako noon. Dahil parati ako nagsisimba, pero no value. Pero dito na naranasan, nung nasa New Light na ako, nag-Christian ako dito sa Korea. Nakita ko kung paano kuminos ang Panginoon sa buhay ko. At marami nga nabago. Kasi makilala ng Panginoon, mayroon ang pagkatapot at saka yung mga ginagawa noon na hindi kalugod sa Panginoon eh, na unti-unti na pagbawasan na naawalis na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi noon may problema. Dali kong pinagsasabihan pero ngayon, sabi pala ng Panginoon, pag may Panginoon ka, hindi ka nag-iisa kasi kasama kanya natin. Pag siyang tinawag mo, nandiyan lang na gumagabay sa iyo at na iniingatan ka kung ano yung hindi mo kaya, nandiyan lang siya na handang tumulong.
Kaya salamat sa Panginoon at hanggang ngayon eh, gusto ko pang lumagubat at pananampala tayo sa Panginoon. Amen. Salamat. Amen. Lord Robert, nai na mabuti yung Panginoon. No? Parang speechless pero talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin bawat isa. At salamat, chairman po siya natin dito. Chairman sa ating sports. Hindi sa anumang kalakaran, sa sports lang. sa barangay. Patuloy pa rin ang pagpagamit. Salamat, chairman. At sa natapos natin yung sports quiz na napaka-successful para po sa Panginoon. At ako po yung magpakilala. Ako po si Brother Raul Omega. At ang pinakamalaking pasasalamat ko sa Panginoon ay yung binago niya at tinawag niya ako. Mula doon sa putik ay hinango. At hindi ko lubos maisip na ako ay makapaglingkod sa Panginoon, lalo na dito sa Korea at sa mga ministry na inaatang niya sa akin, isang kagalakan at tunay na napakasarap na maglingkod sa Diyos. At lalo na makita kang may isang tagapaglingkod ng Diyos na tapat siyang magbibigay ng encouragement para sa mga lingkod ng Panginoon, si Brother Alvin. So, by God's grace, kung ano makalooban ng Panginoon, magkasama kami dito. It's a great privilege na makasama ko siya at papatuloy sa gawain ng Panginoon dito sa New Life Christian Church. Napakaraming plano, ngunit alam ko ang Diyos yung mapapatupan. Because God is in charge, is in control of everything. So, yun lang po. Ako naman po ay si, hindi po ang pastor, tawagin niyo na akong Kuya Alvin kung mas matanda ako sa inyo, pero Brother Alvin din. Nasa seminary pa rin po ako. I'm not done with my seminary work. So, okay lang na hindi niyo matawagin na pastor. Okay lang yung sa akin. Kasi hindi naman talaga pastor. So, papasalamat kami sa ng pamilya ko. Although my wife will have a chance to say her piece. Ako din, salamat sa Panginoon dahil katulad niyong lahat, binago din ng Panginoon, hindi naman pinakamasama na tao dati, kundi pagkakaalam ko ay mabuti ang ginagawa ko sa harapan ng Panginoon. Katulad ng kalimian sa inyo na akala natin pag wala tayong kasalanan, akala natin religyoso tayo, magsimba lang tayo. Lahat tayo galing doon, halos lahat yata ay nanggaling sa Roman Catholic, di ba? So akala ko nga, sabi nila, oh, baka maumpog ka na niyan sa langit. Sa langit. Dalawang beses kang magsimba sa loob ng isang linggo eh. So, umaga, tapos halos i-perfect lagi natin yun, yung simbang gabi. So, talagang, akala talaga natin, ay, tayo naman parang humble pa, pero andun yun. Ginaglorify natin minsan ang sarili natin, akala mo ay mabanal ka. Pero, alam nating lahat, sabi ng Biblia, ang ating kabutihan, kung banal man tayo sa tingin natin, hindi tayo banal. Bago natin makilala ang Panginoon, tayo lang. Ang lahat ng ito ay basahan lamang sa tingin niya. So, salamat sa Panginoon dahil katulad ng sinabi niyo na tinawag tayo galing sa putik at dinala niya tayo sa kanyang, God brought us into His marvelous light. So, habang tinitingnan ko ang sukat ng nasa Pilipinas ako, doon ako lumaki, doon ako pinanganak lumaki. Sukat mo din lupa yung bandang Laguna de Bay, may napakor doon going to Alaban. So, I was tinitingnan ko kung saan kaya yung buhay ko kung wala ako sa Panginoon. Makalabas kaya ako ng Pilipinas or ano kaya, makatapos kaya ako ng pag-aaral or isa din ba ako katulad nilang addict na. No? Yung huling bisita ko sa sukat dati, halos bawat neighborhood, mga adik. So, ang hindi lang mga naging adik, yung mga naging barkada ko dahil na ang isa kami sa sports. So, habang I was contemplating, pinag-isipan ko yung mga bagay na yun. And, nakita ko yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa akin na lahat ng bagay na ginawa ko. At lahat ay bahagi ng kanyang plano, bahagi ng kanyang kasama yun. Yun, nasa hospital ako, looking back, maraming time na rin ako, muntik na rin ako mamatay dati, by accident. May mga sakit ako noon na akala kong mamatay na ako.
hanggang sa dumating yung 2012 na yun, ready naman ako dahil alam ko saan ako pupunta. Iwanan ko man ang family ko, even if I leave my family behind dito sa mundong to, magpapatuloy naman ang buhay nila dahil ang Diyos naman ang ano, Diyos ay Diyos. And, wala, no, ang, you know, I did not even place myself to be God, kundi siya ang Diyos, tayo ay kanyang, ano lang, nilalang. So, ready ako na, ano man ang mangyari. Pero alam kong may plano ang Diyos, at pwede naman gumamit ang Diyos ng maraming tao. Sino siya para hindi gumamit? Kaya niya gumamit. Kaya niya mag-raise up ng isang, sabi nga eh, I can raise up a kingdom. You know? Para ng isang generation na kung saan pwede niya gamitin para maanin. Ano. So pwede niya gawin sa akin yun at pwede niya akong punin. Parami naman dyan, si Brother Raul, Kuya Robert, lahat ng bawat isa, pwede niya gamitin. Walang posible sa Panginoon. Kasi kaya niya gawin, gusto niya gawin. Pero nakita ko yung biyaya ng Diyos sa akin na binigyan niyo pa ako ng sa tingin ko, pangalang pagkakataon siguro, na makita yun. Halos araw-araw, nakikita ko yung buhay. Araw-araw, halos nakikita ko yun. Yung aking kawalan at yung dependency sa Kanya. Na siya lamang talaga, ang lahat-lahat. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 11 na, sabi doon, here there is not Greek or Jew. Wala nang pagkakaiba yun, circumcised, uncircumcised, or barbarian, Scythian, or slave, or Malaya. Sabi doon sa huli, but Christ is all and in all. Although salvation ang topic ito, pero ganun din sa akin, walang pagkakaiba tayo. Amen. Lahat tayo ay kay Christ. Siya ang supreme, siya ang pinakamataas. No, hindi yung pastor, hindi na nung kundi, siya ang pinakamataas. At kung meron tayong Kristo sa ating buhay, ay, sabi niyo po na wala na akong ibang desire dito sa mundo, no, hindi makilala siya at ang kanyang kamatayan. Iyayin ng Diyos. Salamat sa patuloy niyang ginagawang pagbabago sa buhay natin. Hindi tayo perfecto, hindi ako perfecto, maraming pagkukulang. Pero, ang doon yung sanctification ng Lord every day. At ito, sabi ni Brother, I'm trying to remember also habang nagsasalita ko, E. Letter E, Edmond, something like that. Edison. So, na gano'n, yung sanctification. Malapit na rin. Edmond. So, yun. God is changing us every day. Kung walang biyaya ng Diyos, sino maligtas? Walang maligtas. Sir. Amen. 3 minutes pa. Ha? Hindi, kasi meron pa, di ba lahat? Sabi ko 3 minutes ka. Oo. Okay, so 1 minute. Okay, salamat po, brother. Kuya Alvin. Yeah, mas matatakot. Ano po, I am, magpo-40 na ako this year. 40, magpo-40 na. So, kung mas ano. Hindi halata ah. Oo nga, huwag lang gumanyan. Parang 45 ah. Sinundo pa kami sa papa. Salamat si Alvin sa pagsundo. Salamat ako sa Panginoon na binago rin po ako ng nakilala kong Panginoon dito po sa salamat ako sa New Life Church na ito po ako ng bago. At sa buhay ni Elber. Elber, no, siya yung magdala sa amin dito. Na so yun, hindi ko talaga pasalamat sa Panginoon kasi tunay nga ang napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Nakaganit ako rito. Salamat sa talent na nangyayari niyo sa akin. Hanggang akong patuloy ka sa mga. Salamat sa
So yun nga, sa kanyang mga salita na nandun yung magpapaalala na yung salita niya. So yun po, hindi ako pahamain po kasi. Oh, tissue. Tissue. Napakasalamat sa pagkakas lang. Pakilala muna ako, baka nakalimutan na rin, brother. Yung pangalan ko, ako si Brother Hill Ortiano, sa Pinas, eh, Kapangasinan. Hill, di ba? Hill Ortiano. Ang pagkakasalamatan ko talaga sa Panginoon, eh, isa kung napili niya ang anak. Kahit sabi ni Pastor na sa puti. Sa Putikan tayo, ay inahon niya tayo doon sa Putikan. Talaga napakabuti talaga ang Panginoon. Bagamat sabi niya na napakarumihan tayo, eh, andyan pa rin na patuloy ang patuloy pa rin na tayong minamahal o ang Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil napunta naman ako dito sa Korea. Eh, andyan pa rin ang patuloy na paggabay sa aking buhay. Bagamat napakadelikado ang trabaho dito sa Korea, andyan pa rin ang nag-iingat ang Panginoon. Talagang hindi ko talagang ma-express ang papasalamat ko talaga sa Panginoon na hindi niya ako talagang iniwanan. Naramdaman ko na siya talagang gumagabay sa akin, patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Bagamat kung minsan nakukulang, lalo na napunta ako sa Kangwando, alos yung 5 buwan ko noon na mamalagi, hindi ako sila, minsan lang ako makatalo pag makabakasyon lang ako dito sa Pajo. Dahil yung mga kasamahan ko talaga doon, yung mga kasamahan ko sa trabaho, bagamat umapasok sila sa simbahan, pero yung mga gawain nila ay labag sa Panginoon. Ako ay nagpapasalamat ng Holy Spirit na siyang talagang nagkukumpol ba na talagang pagkanalan. Hindi ko ma-expect yung masalamat ko talaga sa Panginoon. Thank you. Ako na. Hindi ko makikita ang sarili. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang totally talaga Katoliko sa grado talaga kami. Talagang hindi ko akalain na magiging makikilala ko siya ng sa aking buhay dahil nag-aano rin ako lahat ng points sa church, sa simbahan ng Katoliko. Talagang attentive din ako. Talagang halos mahal na araw nandun. Araw-araw. Rusada, nandun ka. Maglalakad ko sa init ng araw. Nakapayabag. Lahat, pati karakol, lahat na yan, inanuhan ko. Pero kulang pa pala yun. Kumbaga, hindi pala yan ang tunay na pagsamba sa kanya. Kasi ang akala ko, yun ang tama talaga. Yun yung mga ginagawa ng Katoliko dahil hindi pa nga bukas yung isip ko. So, nung nagpunta ko ng Hong Kong, dun ko siya nakilala talaga na hindi pala dapat na sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan na may middleman ka pa na bago ka makaparating kay Lord. So, nung nalaman ko gano'n na pwede ka palang dumirekta through Jesus Christ. So, doon ko nabuksan yung mga, kasi nagtatanong din ako bakit may mga santo-santo, ang dami-dami pong tatawagan, tapos pupunas po na. So, isara niya ako doon. Kumbaga, pinagsisihan ko rin kasi sabi ko, bakit ganun pala yung naging gawi ko. Ang tagal kong nabulag, sabi ko nga, bakit ngayon ko lang nabuksan ang isipan ko. Pero although yung mga Bible noon, nababasa ko na maraming katanungan ko. Baga, hindi, wala namang magpapaliwanag sa akin. So, nung nalaman ko, hindi pala dapat yun na talagang
dumaan ka sa mga santo-santo dahil mga revolto lang yan, hindi ka naman nila maililigtas, ano man ang mangyayari sa'yo. So, anong nalaman ng mga magulang ko, parang ayaw nila. Talagang against sila. So, talagang yung faith ko, sabi ko, kung, kasi kahit nanay ko, doon kami nagtatalo. Iski ngayon, kumbaga, may pinapapunta akong pastor, ayaw na ayaw niya, nagagalit siya sa akin. Sabi ko, sabi ko, ito talaga maniligtas kayo kasi sa mga santo-santo, mahirap, sabi ko ganun, hindi kayo maililigtas nila na, kasi through Jesus Christ lang talaga. So, ang hirap palang, pag matanda na, ang hirap ng kasi ang iniisip nila sila lagi ang tama, papunta ka palang pabalik na ako, yun ang malimit na sinasabi nila. So, ang hirap ako, kasi sa ngayon, burden ko kasi, siyempre, ako nakaligtas na tapos sila, hindi. Parang, ang sakit sa kalooban ko kung sakali man sa ngayon na sa dapit hapon sila. Iyon yung masakit sa akin na hindi nila makilala yung tunay na Diyos. At hindi ko rin, kumbaga siyempre, rin sa akin, parang accountable ako. Kasi sinishare ko, pero hindi ko talaga mapilit. Dahil nagkaaway talaga ng nanay ko. Dahil sabi ko nga, gusto ko rin sana kung sakali, mapunta rin sila sa pupuntahan ko. Dahil alam ko sa ngayon, alam ko na sigurado na ako sa pupuntahan ko. Sila, hindi ko sigurado kung saan. Kumbaga, nandun yung talagang pinapanalaan kong maigil na bago man sila dumating sa kanilang katutunguhan o kamatayan, makakilala sila sa Panginoon. Kaya ngayon, ang faith ko talaga, lalong tumitibay dahil sabi ko, challenge to at saka pagsubok lang dahil sabi ko, Lord, ikaw lang talaga ang makakapagpabago, hindi ako ang kwantal, ikaw lang talaga dahil hindi ko naman magagawa ng sarili ko lang, tulungan mo ako. So yun ang malimit kong pinagdadasal sa kanya. Sabi ko nga, kahit anong pilit ko, kung hindi naman nila, si Lord na kapang binibigay ko na kay Lord, pero talagang papasalamat ako dahil ngayon talagang ang faith ko ay nasa kanya na at lahat ng bagay ay pinapasa kanya ko na lang. Paano makaplanuhan niya? Binibigay ko na lahat sa kanya. Amen. May intervention pa yan sa Sunday. Kapag mag-testimony natin sa Panginoon. Kasi ang Diyos naman ang gagawa ng paraan. Kung sa atin, mahirap. Talaga. Pagmanalangin ng paraan. Parang bato lang siya, na pagka tinutuluan dandahan, bato pag binuhusan na ganun yung tubig, hindi siya nababasan. Ang nabubutas, kung magkatulo, dandahan siya pupuntasin ng tubig. Ganun naman ang pagpuso ng salita ng Diyos. Okay, brother Henry. Sige na. Ako pala si Henry, na yung ito namin ni Brother Alvin. So, same, galing kami sa isang company. Bago pumunta sa mga iba-ibang bansa. So, bali 1 year pa lang kami, kasabayan ko si Pastor Raul. So si Pastor Raul din yung nag-akay dito sa isa church at kasi una niya nakita nung pagpunta niya pa lang. So yun, although medyo hesitant nung mga unang punta-punta rito. So pero yun, dumiretso naman. Dumiretso lang, wala likuha. Dumiretso naman. So, yun, nabali sa pa lang ng mga sa Pilipinas. So, alam na din nilang matatagal na yung best friend ko kasi yung unang nagpakilala sa akin sa Christian world nga. No, so, doon ako nagkaroon ng confusion, yung mga tanong. So, yung mga ways dati doon sa yung mga religion natin dati na ginagawa natin na kine-question mo na, ba't gano'n, ba't gano'n, ba't sabi dito. So, yun na yun. Doon nagsimula, yung pagpunta ko rito, so, nung nagtuloy-tuloy na nung attend, so, nandito pala yung mga kasagutan, so, mga explanation nila, pastor, sa tulong na si Zoe, nila elder, so, kaya yun, nandito pa rin, tuloy-tuloy. So, yung paglipat sa, yung pagiging Christian naman, wala naman ako naging problema sa family ko, kasi, okay naman sila nung kahit yung mother ko, although, yun, kung paano mo ikayatin sila, so, yung mga pagbalik na sa Pilipinas, karamihan yun ang iniisip. So, sa family ko naman, yung sa mag-ina ko, wala nang problema rin sa misis ko. So, alam niyo naman simula noon,
sinabi niya sa akin, malamang lilipat ka ng ano, ng religion. Sino ba yung mga sinasabi mo na eh? Kasi nasa Pinas pa ako, so parang natunugan na niya. So nung nandito ako, nung nalakit na alaman niyang isimba na ako dito sa New Life, so sabi niya, ah, yun na nga, sabi niya. So hindi na surprise sa kanila. So, ilan na anak po? Dalawa na po. Kapapanganak lang yung pangalo ko ng January. Si Hezekiah. Si Hezekiah. Binigay ni Pastor yung pangalan. So, tama, letter ilan po? Ilan po? Hey! Hello, Jen! Bago. First time kong maka-attend sa ganito kaya hindi ko alam. Ano ako, Roman Catholic ako. Tapos, pero mga kapatid ko, born na. Christian na rin. Hindi ko alam kung, siguro, nag-iisipan ko kung luloobin ng Diyos kung sasama ako sa kanila. Kasi, nag-ano din ako na, soul searching. Dito sa South Korean soul. Soul searching. Sorry ako sa mga, gano'n nga. Nakikinig din ako sa iba-ibang religyo. Yung mga, Ang dating na binaba na. Nandito ka bukas, di ba? Sa gabi na, may sigabi. Dito pa rin tayo. Hindi na tayo pupunta sa iba po, delikado. Nag-gabi na, spread meeting. So, ito po palang, kung magpapasalamat po ito pong itong topic ay magpapasalamat siguro aabutin ako ng umaga kung magpapasalamat kasi maraming nangyayari yung magaganda sa buhay ko kahit na release nga ako may nakilala ko si Boss Adnel nga Boss ka ba na sabi level up ha hindi ko kung iisip kung ilang araw din akong ano, tumatambay. Siguro hindi si Boss Arnel ang pasasalamatan ko. Kasi ang Diyos ang siguro gumawa. Instrumento lang itong ano na to. Talaga yun si Boss. Yung mga nangyayaring ano, pagsubok, siguro pagsubok lang. Siguro yung huwag lang mawala ng hindi kami ni Pastor. Faith kay God. Amen. Lang ano. Kasi abutin, maraming ipapasalamat ako sa Diyos. Pero yun lang, ano, kasi yun lang hindi ako pinapabayaan hanggang ngayon. Amen. Pwede yan sa Sunday. Sa Saturday. Dali mo yan dito, ah. Wala pa tayo lakad nun. Si ano na, si Jonathan na. Sige, before Jonathan, ano, si, let me remember, Josan, Henry, si Atilani, si Kuya Hill, si Marlon, myself, si Pastor Raul, si Robert, si Edison, okay, si Robby. Okay. Okay, next. Two na lang. Next. Jones. Ikaw na, bro. Jonathan. Sino na, Jonathan? Sa Ate Viola! Ate Viola! Kailangan ko ba yun? Para sa mga bago. Luma na rin kami. Ngayon na kayo nakilala nila. My name is on behalf of the other red down there. ako si Beula. This is my half of the family, si Ruthie, si Jonah, our son, and that's my husband. Are you sure? Nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi po lumaki na Catholic or ibang sekta, but we grow up in Christian family. That hindi ibig sabihin na Kristiyano sila, Kristiyano ka din. So individual relationship to the Lord. Amen. And kailangan nating tanggapin siya, and then maniwala na siya yung sariling tagapagligtas natin. Amen. And I believe religion is not even way to heaven also. It's our own individual relationship to God.
And I praise God because God blesses us so much growing up. And nandiyan siya lagi kahit maraming problema na dumadating sa buhay. Hindi dahil Kristiyano ka, kundi kung paano mo going, kung paano tayo maging matatag as a Christian and living as a Christian as well. Reflects sa pagiging buhay natin bilang Kristiyano. And so I just want to thank God for His faithfulness also. Being married to Him as well. Married life is not easy. Pero yung biyaya ng Diyos at saka pagmamahal niya, if it's involved in our lives, it'll be easier. Kasi yung pagpapala and then yung faithfulness na sa atin na tatakpan lahat ng pagkukulang ng bawat isa. So, we're just thankful also na nandito kami ulit, nakabalik na sa panalangin na rin ng karamihan at saka sa inyo. So, it's been encouraging sa amin as a family na makita kayo na lumalago at nandito pa rin. So, we're just continue to pray each other and work for the glory of God. Amen. Totoo na. Ali, ako po, magandang gabi po sa iyo, Kuya Alvin. Ako po si Brother George. George? George. Kinulang. George lang. George. J-O-R-D. George. Yun lang po yung, ano ko, yung palaya ko na gabi na. Pero ang pangalan ko po tala, Alejo. Alejo. Okay, George. Yeah, George. Ah, may galing po ako sa Bisaya po, ako from Mindanao. Sa Mindanao. Sa Osamis. Ah, sa Osamis. Dito lang kami sa Cavite na nandun na rin ang family ko nung mag-ina ko nandun na rin. At nandun sila at nandito. Ayos na! Malinaw. Icebreaker! Bali po, bali, alas wala na po akong masabi kasi nasabi na nila lahat. Okay. Kasi ganun din yun, galing din akong Katoliko. Naging Christian lang ako nung ang asawa ko ay Christian. Kaya naging Christian ako. Pero nung naging Christian ako, asawa ko, pag nagsisimba kami, pero parang wala pa rin. Halos naantok ako, halos natutulog ako dun sa simbahan. Parang baliwala sa akin yung pagsisimba. Ang asawa ko, nagugulat nga ako. Minsan, umiiyak na lang. Puspos na. Umiiyak na, gano'n na ako. Pero hindi ako nasayaw na kakanta gano'n gano'n. Hindi po ako gumagulat kasi sa Catholic. Seryoso ang kanta doon. No. Sa Christian kasi, gumaganon, matalong-talong. Ang asawa ko, ganun siya. Pero ako, nahiyaan ko lang siya kasi, lalo na nung bago pa kaming kasal, kaya nahiyaan ko lang. Siguro, naisip ko, baka ganun na rin ako pag tumagal. Kaya po, nung nag- bago ako makarating dito sa Korea, ganun pa rin yung ano ko, hindi pa rin ako kahit nagsisimba kaming dalawa, ganun pa rin ako, pero hinahayaan lang ako ng asawa ko kung anong ano ko sa pagsisimba. Tapos nung pagdating ko dito, dito ko lang na nakita kung paano ang pagsisimba ng ano, na kung paano yung magpuri sa Panginoon. At naintindihan, naiisip ko ang asawa ko nga, ganun nga ang ano, ang magandang gawin para sa pagpuri sa Panginoon. At ang pinaka ano talaga sa akin, ang nagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kasi dati ang pinaka ano ko talaga sa Panginoon, yung
nakapaglingkod ako sa kanya. Kasi dati, hindi ako marunong sa gitara. Dito lang talaga ako sa New Life Church na nakapag-bass guitar. At least hindi ko alam, pero sa tulong ni director, saka sa ibang mga music, natuto din ako kahit minsan nagkakamali. Pero alam ko na, nakikita ko sila na parang naano din sila kahit nagkakamali ako. Pero naintindihan ko naman dahil talagang para pagpapuri lang talaga sa Panginoon. Amen. Ano. At bali yun, yung pagtutugtog, doon ko nararamdaman ang pagpuri sa Panginoon ng kung gaano siya pumasok sa ating sarili, yung Holy Spirit na pag tumutugtog ka, andun yung Holy Spirit ng Panginoon para mapurihan siya ng buong puso. At ano, minsan, pag tumutugtog kami, mapapaiyak dahil sa Holy Spirit na ano, sa ating ano, sarili. Bali yun lang po, pinapasalamat ko po yung ng buong puso yung Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kahit sa Pinas, hindi ko naranasan yun. Pag nagsisimba ako, tumitingin ko, ang gagaling nilang tumugtog, ang gagaling nila. Pero hindi ko alam na pagdating ko dito, naging marunong na rin pala ako kahit konti lang. Pero at least natuto din po ako. Yun lang po. He's a good dancer. Huh? A good dancer? Yeah, thank you. Pakita mo na mga strategy mo. Close. Kasi sa dami na nilakihan. Hindi naman nilakihan, dahil lang tinilang. Lumaki ba talaga? Hindi nga daw lumaki. Christian na po ako since 2005, but parang hindi po talaga ako nakakahanap ng tunay na church. Hindi pa ako na. Although sa church na pinagalingin ko is okay naman, kaya lang that time kasi is mayroon pa akong ibang mga may mga hindrances pa sa buhay ko dati dahil may mga pending cases pa ako until nakapag-decide ako na bumalik ng Manila to. Para sabi ko, bahala na si Lord ka ako kung mahuli, kukulong, or what. Then until nakipag-communicate ako dun sa mga kasama na